guys, andito na naman tayo. Welcome back sa ating vlog. I-share ko ngayon sa inyo ay kung paano at magkano ang babayaran kapag kayo ay nag-renew ng tourist visa dito sa Pilipinas. So, pag-usapan natin, i-compare natin yung una namin kasi bakit magkaiba yung depende pala sa branch ang pagsisingil, ang paniningil nila. So, kasi may ang pagkakaiba, itong dati namin, ang extension namin nung nakaraang February to March na 2 months extension ay nagkakahalaga lang siya ng 2,000 pesos plus 1,000 pesos dahil ginagawa namin lagi na express lane para in that day makukuha na namin mga ilang oras lang yan ang pinatagal, mga isang oras pinakamahaba yan yung tagal lang ng processing pag ng tourist visa kapag express lane. So dito sa luma namin, ito yung sa Makati City Hall, sa tapat ng Makati City Hall namin na immigration, Philippine immigration na namin na kinuha. Ito lang yung binayaran niya. Yung visa waiver application fee ay 1,000 pesos. Ang visa waiver ay 500 pesos. At ang certificate fee ay 500 pesos lang din. At saka ang legal research fee ay 30 pesos. So, ang total niya ay 2,030 pesos only. Kaya lang kami, gusto nga namin express lane, kaya meron siyang additional ng 500 para sa express lane fee. Express lane fee certification ay 500 din. So, ito yung binayaran namin sa immigration sa tapat ng Makati City Hall ay 3,030 pesos only for 2 months extension visa. So, ito yung pagkakaiba naman kasi ito yung ngayon lang namin na kinuha. Na grabe po, ang tagal ng pila kasi muntik na kami maubusan dahil cut off na naman nila. So, quarter to 10 po kami dumating doon pero ubos na yung number na pinamigay. So, kami parang chance client lang kami. Parang nag-take lang kami ng rest, naghintay lang kami doon. Sa awa ng Diyos, naawa yung chief officer doon sa inspector doon sa loob. Sabi niya, sige, another 12 persons. So, ako pang apat, sa second batch. So, nakasingit kami. Worth it naman yung pag-iintay namin. Yun nga lang po, medyo nagulat po talaga ako sa, nung dumating na po yung resibo namin, sobra po talaga ako nagulat kasi 12,899 yung hinihingi sa amin. Sabi ko, bakit po nagkaganon? So, medyo ako kasi, parang sa akin po, parang napakalaking pera nun para sa visa lang niya. Tapos yun pala, nagkamali yung asawa ko na ang nai-fill up niya lang pala, nalagay niya pala pag-fill up ay 4-6 months extension fee, Kaya umabot ng ganun, kulang 13,000 pesos. O diba, shock ka? Sobrang mahal ha. Visa lang po. Ay, tapos, ito na yung pagkakaiba. Malaki pa rin po kasi 4 months po ang binayaran po. Ay, umabot pa rin siya ng 10,109 pesos. So, napakataas pa rin po. Compare doon sa kinukuha na namin dati doon sa may Makati City Hall. So, ito yung pagkakaiba. May bayad siya ng yung alien certification of registration, 1,000 pesos.
Tapos yung may head tax na binayaran, 250 pesos. Yan yung mga babayaran sa ano, immigration. Monthly extension fee, 2,000 pesos. At saka monthly extension application fee ay 600 pesos. Immigration clearance certificate, 700 pesos. O diba? Certificate fee, 500. Then, ARC I-card fee. Ito yung ID na makukuha mo pagkatapos ng isang buwan. Makukuha mo to sa kanila. Para siyang ID talaga na galing sa immigration, nandun lahat ng information mo. 500 pesos ang bayad para doon sa ID na yun. Tapos, valid for 1 year yun. Tapos, pinaka-ID mo dito sa Pilipinas. Tapos, legal research fee, 60 pesos. So, kung makikita mo, ang dami nilang dinagdag dito. Ito yung, itong visa na to, nirenew namin dito sa Dasma Robinson. So, medyo malaki. At hindi lang po yan. Kasi dito pa lang, itong sa harap pa lang na visa processing fee pa lang niya, yun pa lang ang minention ko ay 7,609 pesos and 50 centavos na. So, meron pa sa likod dyan kasi dahil express lane ang ginamit namin. So, express lane fee, I-card processing ay 500. O, diba? Tapos, express lane fee, 1,500 pesos. So, ibig sabihin, ang laki, times 3 siya pag doon kami kumuha. Times 3 sa Robinson kaysa doon sa harap ng Makati na immigration. Tapos, sa harap ng City Hall ng Makati. Times 3 ang presyo. Tapos, yung express lane fee, certification ay 500. So, yan po yung idinagdag. So, top 5 yung para sa pagkuha namin ng express, para makuha namin within a day. Top 5 yun, plus yung 7,609 pesos and 50 centavos. So, umabot siya ng 10,109 pesos and 50 centavos. So, ganyan kalaki yung inabot sa apat na, yan yung amount na kakailanganin nyo. Kapag nag-renew kayo ng visa for 4 months. 4 months yon na renewal ng visa mo dito sa Pilipinas. So, ihanda mo na kasi magugulat ka talaga. Parang na-hold up ng ano sa mga, oh my God! Nagsareklamo si Mr. kasi nga, sabi niya, oh my God! I am only allowed to withdraw in my ATM of 10,000 pesos a day. So, buti na lang meron siyang isang ATM card, isang bangko, doon siya nag-withdraw ng kakulangan. Pero, ayun nga, nagreklamo ako kasi sabi ko, bakit 6 months? Sabi ko, huwag mong gawing September, bawasan mo, gawin mong July lang. Kasi baka makakuha ng flight, masasayang lang, sayang naman yung 3,000 na i-excess pa. So, yun ang ano, ang pinaliwanag ko. Kaya sabi niya, o sige, buti na lang pumayag. E di, may nabalik pa sa kanya na pera. Kasi grabe, naawa talaga ako. Akalain mo, Diyos ko, saan mo kukunin yung agad-agarang 13,000? Kaya sabi ko, hindi, bawasan mo. July lang kasi baka makakuha nga ng flight. So, yan po ang inyong ihahanda na pera. At isa pa nga po pala, ang kakailanganin nyo po na pag pumunta kayo doon, kapag sa Makati immigration, Philippine immigration kayo pumunta, wala kayong ibang dadalhin kundi ay ang inyong passport lang. Passport
yun lang po talaga ang kakailanganin nyo. Tsaka valid ID, yun lang. At pera nga po na 3,000 pesos, ganun ang babayaran mo. Kahit express pa yan. Kasi kung walang express, 2,000 lang po talaga. Tapos yung ano, yung 2030. Tapos pag dito ka sa Robinson, pag sa mga satellite lang nila, mahal pala. So, ang ihahanda mo naman na requirements ay ang ipaserox mo na yung passport niya. Isang piraso lang naman ang hinihingi. Tapos yung isang xerox din ng luma niyang visa, yung previous, yung i-renew mo, yun lang, yung may nakalagay na petsa, kahit ibak-tubak mo, okay na rin, basta i-xerox mo yun. At saka yung, kung meron ka ng ID na yung i-card na binigay ng immigration nung kung nag-renew ka na dati ng visa mo, pag kasi valid yun ng 1 year. Kung hindi pa yun expired, i-xerox ko rin yun. Bali, yung tatlong na yun, tsaka pera. Bali, apat ang yung ipapakita doon. At syempre, yung passport mo na original. Yun lang po. I-share ko lang po kasi baka magulat po kayo sa inyong babayaran kapag kapag po para talaga pong hold up. Kaya, yun na lang po yung i-share ko, yung pagkakaiba. So, mahal po pag sa satellite nila sa Robinson. Unlike po kapag sa Makati. Iyan po ay base sa aming experience. Kasi sa Makati po talaga kami nagkukuha. Kaya yung Makati, yung sa Makati na Philippine Immigration, ay same lang siya ng presyo yung doon sa main, sa may Manila. Sa may Manila po siya, sa Rojas Boulevard. So, kung kayo po ay, kasi kami, wala lang kaming choice ngayon. Kasi nga, lockdown, walang sasakyan papunta ng Manila. Kaya hindi kami doon kumuha. Yun nga lang, talagang malaki ang binayaran namin. So, kung doon ko yan kinuha sa Makati or sa Manila, wala pang 10,000 po yan. Kaso nga lang dito, satellite pala, yun pala ang ang patakaran nila. So, baka, hindi ko alam kung ano, baka kumukuha sa upa. Joke. Pero hindi ko po talaga alam kung ano yung bakit iba yung mga sinisingil nila. So, yun lang po ang ma-share ko. So, sana nagustuhan nyo. Ayan po. Bye-bye. See you for my next vlog. Sulit naman kasi nakuha namin ng isang araw lang. So, hindi nakakapanghinayang. Bye-bye na, guys.